Open our Bible in the book of John. Okay, I hope doon sa message kanina, napagpala ho kayo, no? Ako'y pinawisan kanina eh. Alam niyo ba, pinawisan ako sa kaka-preach kanina? Okay, akala ko di ako papawisan. Ano bang magandang loob para sindi nito? Okay. Akala ko di ako papawisan kanina, pinawisan ako eh. Okay. Kasi hindi ko nararamdaman ang aircon dito eh. John chapter 16. Nandyan po ba kayo? Okay, thank you, Brad. Okay na yan. John 16 verse 33. Okay. John chapter 3 verse 16. Chapter 16 verse 33. Yan. Okay, sabi niya dito, "These things I have spoken unto you, that in me ye might have peace. In the world," sabi niya, "in the world," ibig sabihin, habang nandito ka sa lupa, "in the world," sabi niya, "ye shall have tribulation." Pag sinabing tribulation, iyan po ay hindi po yung 7 years tribulation. Ito po yung Christian tribulation. Ano ha? Okay. Kaya sabi niya, "in the world ye shall have tribulation." That's not 7 years tribulation. Ano ha? "But be of good cheer." Ibig sabihin, "encourage yourself. I have overcome the world." Sabi niya, sa mundong ito, meron kayong tribulation. Magpakatatag kayo, sabi niya, malalampasan niyo na yan. Nang siya po ay nabuhay na maguli, meaning nagtagumpay na siya. Meaning nagtagumpay na tayo. Kaya nating to worry about our future. Amen? Nakaprogram na yan sa Diyos eh. Okay, pray tayo. Lord, i-bless niyo po ang aming pag-aaral. Salamat sa pagtugon niyo po sa aming mga panalangin na hindi ho kayo nagsasawang bigyan kami ng pansin sa aming mga pakiusap. Salamat sapagkat ang gawain ay nagpapatuloy sa pamagitan ng inyong mga anak na nagsisikap na paglingkuran ka. Ang aking hiling ay ang gantimpalaan niyo po sila sa physical, maayos na pangangatawan, kalusugan, at higit sa lahat, isupply niyo po ang kanilang pangangailangan araw-araw. Lalo na yung mga young people na nag-aaral, please provide their needs, Panginoon, especially sa kanilang allowance, sa kanilang pag-aaral. And all these things we asking you, in Christ's name I pray, Amen. Amen. The title of this message tonight, "Why God Allow Struggles?" O di kaya, "Why God Allow Difficulties?" Amen. Yan po, dito sa salita dito, tribulation, ano? Struggles and difficulties, yan po ang kahulugan ng tribulation dito. Amen. Why God allowed struggles and difficulties? Amen. Bakit kaya inaallow ng Diyos ito na mangyari sa buhay natin? Para bang ang Diyos hindi tayo mahal, ano? Amen? Para bang kung ang unawain mo nangyayari dito sa Pilipinas, parang hindi tayo mahal ng Diyos. Pero sa katotohanan, kung pag-aaralan mo ang Biblia, mahal na mahal tayo ng Diyos ang kanyang pagmamahal, eternal. Yung nangyayari sa ating bansa, resulta ng katigasan ng ulo ng tao. Naintindihan niyo ho? Ilang beses na siyang binibigyan ng Diyos ng pagkakataon na maglingkod, magsisi, umiwas sa kasalanan, matigas pa rin ang ulo. Kaya yan, pinapahintulutan ng Diyos magkaroon ng calamities. Naintindihan niyo ho? Okay. Ate Ruth told me, merong isang bata na nagtatanong sa, ako kung saan,
bakit daw yung mga bata ay pinarusahan ng Diyos? Yung bang kilala niyo si Elisha, ano ho, umakit sa isang mataas na bundok o lugar na mataas. Hirap siyang umakyat. Tapos nakita ng mga bata. Ilan nga kasi mga bata nun? I think 40, tama ba ho? Okay. Ngayon, mga kapatid, ang sabi nila kay Elisha, akyat pa, kalbo, akyat pa, kalbo, akyat pa, kalbo. Eh siyempre, nagalit ang Diyos, lingkod niya yun eh. Kahit nga ba kalbo ang pastor o lingkod niya, ang pagsabihin na kalbo, ang unang nasasaktan yung Diyos kasi nandun ang puso ng Diyos eh. Doon sa kalbo na yun. Amen? Okay. Ewan ko ba, pagkalingkod ng Diyos, madalas nakakalbo. Ako, bilang na lang yata yung mga buhok ko eh. Kaya mga kapatid, nagpadala ang Panginoon ng she-bear, yung babaeng oso, tama ha? Amen? Pinagkakain itong mga bata. Ang tanong doon, bakit? Kung mahal ng Diyos ang mga bata, bakit niya inalaw na ganoon? Kaya nga po, mahal ng Panginoon ang mga bata, ayaw niyang pagparisan sila. Naintindihan niyo, ha? Kasi yung Diyos, hindi siya konsentidor. Ayaw niya ng mali. Ang akala ng iba, pag gumawaan ng kasalanan, walang masamang epekto. Mayroon. Maghihintay lang kayo sa tamang panahon. Amen? Ang Diyos kasi, pagka gumawa ka ng kasalanan, hindi ka agad ihintayin ka pa na magsisi, humingi ng tawad. Ano ho? Ganun ang Diyos eh. Pero pagka tinigas mo pa sarili mo, doon mamamalo ang Diyos. Ganun po yung Diyos. Ang Diyos na pinipreach ko sa inyo, God is not, ang tawag natin, consentidor God. Amen? Ayaw niya ng mali. Pag 2,000 years ago, ayaw niya ng mali. Until now. Amen? Kaya ngayon, according to this verse, sabi niya, ang mga bagay na ito ay pinapangaral ko sa inyo. Sa akin, meron kayong kapayapaan, peace of mind. At sa mundong ito, sabi niya, meron kayong kapighatian. Sa kay God, kapatid, meron tayong contentment, meron tayong peace of mind. Pero habang nandito ka sa lupa, may tribulation. Amen? Gusto mo bang mawala sa tribulation, sa difficulties, sa struggles? Mamatay ka muna para mawala ka dito. Amen? Pero as long as you want to live here on earth, expect the struggles. Amen? Ang hindi niyo sabihin? Gusto mo bang mabuhay na matagal eh? Dito sa lupa eh. Eh, makakaranas ka ng struggles and tribulation. Nakuha niyo ang ibig sabihin, kapatid? Okay, gusto mo na na eh. Pero gusto mong okay ang buhay, ang requirements, mawala muna dito sa mundong ito. Kaya sabi niya dito, in this world, sa mundong ito, mayroong kayong tribulation. That is struggles and difficulties. Hardship. Amen? Naintindihan niya ha? So according to this verse, sabi niya, but be of good cheer. Huwag kayong madali kayong madismaya. Madali kayong mayaw. Madali kayong manglupaypay. Sabi niya, be of good cheer, laksan yung loob niyo. Di naik ko na yan. Members, sino man, kay unsaved, kay saved, na inaagrabyado kayo, malaman nyo ilang araw lang pag-iganti kayo. Basta wag lang kayong gaganti,
ng masama laban sa masama. Pag ginawan kayo ng masama, huwag kayo mag-isip. Go to your altar. Amen? Hindi niya ha? Punta ka lang sa altar. Ano ba? Sino, alam ba yung altar mo? Upuan nyo? Supa? O yung bed mo? O saan? Saan ka nakikipagtagpo sa Diyos? Amen? Naiintindihan niyo ako, kapatid? Ako, madalas ako nakikipagtagpo sa Diyos doon sa sasakyan eh. Diyan sa mesa. Diyan sa altar. Amen? Doon sa bed. Naiintindihan niyo ako, kapatid? So, ibig sabihin, go to your altar and talk to God. Kung ano yung nararamdaman, kung ano yung sakit na nararamdaman mo, doon siya pinaranas sa iyo ng kapitbahay mo. O sino man, talk to him in details. Yun ang masarap manalangin, yung detalyado mong sinasabi. Amen? Naintindi niyo? Tanda natin, God allows us to experience the consequence of our poor choices. Kapatid, ang consequences na naranasan natin kung minsan ay resulta ng mali nating pagpili sa buhay. O kaya yung consequences na naranasan natin, yan ang result of not living in His Word. Hindi ka namumuhay sa Kanyang salita. Why? Because God gave us the free gift or free will. Ano ho? Binigyan tayo ng Diyos ng free will. Ngayon, ang free will na to, to make your own decision. Both good and bad. Amen? If, pag hindi tayo nag-suffer sa mali nating nagawa, so anong motivation ang naghihintay sa atin? Wala. Naiintindihan niyo, bakit nagkakaroon ka ng suffering, problema? It's because meron kang maling desisyon. Kung walang correction, anong motivation ang naghihintay siya? Wala. Kaya ako nandito, kapatid, because minotivate ako ng panon by accident. Amen? Naiintindihan niyo, ha? Ganun yan. Kung walang motivation, kung walang consequence sa mali mong pagpili, anong motivation na naghihintay siya? Wala. Okay, naiintindihan niyo ha? Ito na yung tanong. Why God allowed struggles and difficulties in life? Amen? Ulitin ko ha? Why God allowed struggles and difficulties in life? Bakit pinapahintulutan ng Diyos ang hirap o kahirapan sa buhay? Yan ang ibig sabihin niyan. Number one, because struggles help our perseverance. Sa pamagitan ng struggles, tutulungan ito niya tayo na matutong magtiyaga. Amen? Look at your Bible. Minsan nala tayong tiyaga eh. Okay, James chapter 1, verse 2. Sabi niya, my brethren, count it all joy when you fall into diverse temptation. Pag sinabing temptation ho dito, hindi yung masamang tukso. Ang tinutukoy ho dito to ng temptation, ito yung struggles, difficulties. Sabi niya, mga kapatid, ibilang niyong masaya pag kayo'y nagkakaroon ng struggles and difficulties. O di kaya, maging masaya kayo dahil sa bad choices niyo, nagkaroon ng masamang consequence. Nagpapatunay, anak ka ng Diyos. Amen. Amen. Kung walang consequences sa mali mong nagawa, does not mean anak ka ng Diyos. Eh, magpasalamat ka doon. Amen? Tingnan niyo po, pag inalaw ng Diyos
nakagawa ka ng mali, mayroong bad consequences, ito yung hinihintay ng Diyos sa'yo. Kung ano ang action mo, kung ano ang ugali mo. Galatians 6:9. Nandyan po ba kayo, mga kapatid? Hello. Okay. Alam niyo po ba ang message na to? Nagawa po ito 3 linggo pa. Ngayon lang na i-preach. Amen? Galatians 6:9. Sabi niya, o di meron kang struggle, di ba? Meron yung nagawa mong mali, may consequence. Anong na-expect ng Diyos sa'yo ngayon? Verse 9. And let us not be weary in well-doing. So, in the midst of problems, in the midst of trials, in the midst of struggles, in the midst of difficulties, don't forget to do well. Amen? Naintindihan niyo? Let us not be weary in well-doing. For in due season, we shall reap if we faint not. Paano kayo aadi kung aayaw kayo? Naintindihan niyo? Kumbaga sa pagtanim, nagtanim ka, ay pangit naman itong mga tanim mo. Pabayaan na lang. Paano ka aani ngayon? Kaya pangit yan. Ang ibig sabihin, umaksyon ka. Patabain mo, alagaan mo para sa sariwa. Amen? Sabi ko sa dalawang young people, pagka bumababa ang grades mo, ano yung mo, anong reaction mo? Magsisimangot ka? Madidismaya ka? Of course not. Ang pagbaba ng grade, sign yan. Nababangon ka, magpupursigi ka. Hindi yan sign para madismaya. Naintindihan nyo na. Pag bumaba ang grades mo, sign yan. Sige pa. Mag-aral ka pa. Amen? At ang pangalang, ang negative sign, resulta ng pagpapabaya mo. Naintindihan nyo na. Kayo mga estudyante. Ganyan din naman po sa buhay natin bilang Kristiyano. Hello? Yung kapaguran nyo, aani naman kayo eh. In due time. Tiis lang. Amen? Sabi ko sa isang pastor, igapang mo mga anak mo, in due time, aani ka rin. Alam nyo kung bakit yung mga anak ko ganon? Abay, ginapang ko yan. Kala nyo, ganon-ganon lang. Nasubukan ko magtinda ng mani. Sabi ko na inadobong mani sa tindahan. Di ako nahiya. Nasubukan ko yan. Para lang makatapos sa pag-aral mga taong ko, mga bata na. Okay? Kaya kapatid, struggles help our perseverance. Kaya ka na, sige, kaya mo yan, kaya mo yan. Amen? Hindi yung para madismaya ka. May Diyos ka eh. Kaya sabi niya, in this world, may tribulation. Maaaring gagamitin ng Diyos na tribulation, loved ones. Maaaring gagamitin ng Diyos na tribulation, kapitbahay. Maaaring gagamitin ng Diyos na tribulation, ka-churchmate mo. Amen? Ang problema, mismong ka-churchmate mo, nadidismaya ka. Bago ka madismaya sa ka-churchmate mo, tignan mo muna sarili mo. Yun yan. Naintindihan niyo ba, Ed? Okay. God blessed or God bless those who patiently endure testing and trials. Afterward, they will receive the crowns. Amen? Ibig sabihin, pinagpapala ng Diyos yung taong matiisin sa mga testing at pagsubok sa buhay
sa tamang panahon, tatanggap sila ng corona. Tatanggap din kayo ng blessing. Aangat lang, aangat din kayo. Huwag lang kayong susuko. Di ba may kasabihan ang sumusuko? Ano ba yun? Hindi ko pa na-memorize kung kasabihan na yan. Hindi, ang hindi umayaw, hindi nagwawagi. Tama ba ho? Nagwawagi ang hindi umayaw. Ang umaayaw, di nagwawagi. Okay, salamat. Kayo na sa online, I hope naunawaan nyo. Ganun yan. Kapatid, tama naman yan. May katotohanan yan eh. Amen? Naalala ko yung nung ako'y binata pa eh. Yung panahon ni Muhammad Ali, no, yung ako'y maliit, ano siguro, no, 1970s, 80s, kasikatan ni Muhammad Ali. Ang kalaban niya ho, si George Foreman. Boxing, ano po, sa larangan po ng boxing. Ang ginawa ho ni George Foreman, sinuntok niya si Muhammad Ali dito. Magsak si Muhammad Ali. Hello, hello. Tapos yung coach niya, Ali, sabi, pinakita talaga sa camera. Rise up! Ali, rise up! Ali, rise up! Bumangon tong Ali na to. Pumesto ulit. Amen? Nakipaglaban. Nung nasuntok niya ho sa kanan si, I think, si George Foreman o kung sino. Dito, bagsak si George Foreman. Eh di siya nanalo. Yan ang ibig sabihin dyan. Yan po yung knockdown but not knockout. Iba yung knockout kaysa knockdown. Naiintindihan niyo ho? Yung knockout, talo ka na. Yung knockdown, hindi pa. Na-knockdown ka lang eh. Amen? Kaya, knockdown but not knockout. Failure is the ingredient of success. Kaya kung ano naranasan niyo ngayon, ingredient yan for success. Hello, naiintindihan niyo? Sahog yan. Ano, di ba yung ingredient, sahog, di ba? Sahog yan para sa tagumpay. Kaya, kapatid, let us not become weary in doing good. Alam niyo po ba ang palagi kong tinatanong kay Zap pag nakikita kami? How are you po? Well, I'm doing good. Amen? Kaya ganoon ang pukunin. Kapatid, let us not become weary in doing good. Especially in the midst of trials. In due season, sabi niya, in a proper time, you will reap. Huwag ka lang magmadali. Ha? Huh? Ang harvest time is waiting for you. Amen? Naghihintay lang yan. Huwag lang kayong susuko. Hello? Hardship, difficulties is temporal. Temporal. Temporary. Amen? Victory, naghihintay lang sa inyo yan. Amen? Yan ang dahilan kung bakit inaalaw ng Diyos ang struggles. And dahil sa struggle na yan, minomotivate ka kung paano ka magtiyaga. Na balang araw, aani ka. Hindi na ha? And then, nandiyan pa po ba kayo? Number two, struggles making you more humble. Ang pangit dito, hirap ka na nga sa buhay mo. Ang yabang mo pa. Amen? Yun ang pangit. Kaya ka inalaw ng Diyos, may problema, may pagsubok, God teach you to be humble.
Nag-get nyo? Amen? Look at your Bible. 1 Peter chapter 5, verse 6 and 7. Hanggang 8 pala, amen. 1 Peter chapter 5, verse 6. Andiyan po ba kayo? Follow me as I read. Ano sabi niya? Okay, beginning 5. Likewise, sabi niya, ye younger, submit yourselves unto the elder. Ye, all of you, be subject one to another, and be clothed. Amen? Magbihis kayo ng may kababaan, ang ibig sabihin niyan. And be clothed with, ano? Humility. For God resisted the proud and gave it grace to the, ano? Humble. Do you want more grace? Be humble. Kaya in the midst of trials, God use struggles, problems, tribulation to make you more humble. Amen? So therefore, kapatid, ang struggles, tribulation is God's instrument to make you humble. Why? Kasi love ka ni Lord, gusto kanyang bigyan ng biyaya. Amen? Kasi, sabi niya, God giveth more grace to the, ano? Humble. Ang Diyos sagana sa biyaya. But, if you want grace, or if you want more grace, the requirements is be humble. Lalo na sa panahon ng difficulties. Amen? The struggles. Nandiyan po kayo, kapatid. Because humility, ibig sabihin, pag sinabing humility means do nothing out of selfish ambition. Ibig sabihin, pangalagaan mong iba, we should value others above ourselves, not looking your own interest, but interest of others. Yan po yung kababaan ng loob. Mga minamahal, ang paalala ko sa inyo, huwag kayong mag-agarbyado. Huwag kayong mag-agarbyado ng tao. Ang isa sa number one kinamumuhian ng Diyos ay yung mag-agarbyado kayo ng kapwa. Amen? Hayaan nyo ang ibang tao kung ginagawa kayo ng masama. Does not mean tahimik ang Diyos. Igaganti niya rin kayo balang araw. Huwag lang kayong gumanti ng masama laban sa masama. Tulad ng sinabi ko sa inyo, pag nakakaranas kayong ganyan, isumbong nyo lang yan sa Diyos. Sabi ko sa isang pastor, alam nyo nung ginawa nyo ako ng masama, ala akong ginawa sa inyo, kundi sumumbong lang ako sa Diyos. Tingnan nyo ang resulta sa ginawa nyo sa akin. Sinumbong ko lang kayo sa Diyos. Kayo, kanino kayo nagsumbong? Hindi naman kayo pwede magsumbong sa Diyos, sabi ko sa kanya. Mali yung ginagawa nyo. Kaya nga ako kumampi ulit sa iyo eh, sabi ng isang pastor. Maintindihan ninyo? Ano man nangyayari sa inyo, sabihin nyo lang kay God. Siya yung pinaglilingkuran nyo eh. Ha? Alam niyo po ba, naranasan ko nung maliit, pag ako'y sinuntok, tatakbo lang ako, susumbong lang ako sa tatay ko. Anong sinabi ng tatay ko? Pag umuwi ka pa sa susunod na umiiyak, ako papalo sa'yo. Sabi ng isang kuya ko, pati ilika dito, sino ba yung nakalaban mo? Ayun o, punta natin. Lapitan mo, gumanti ka. Sabi ng kuya ko, pag hindi mo yan sinuntok, ako susuntok sa'yo. Naranasan ko yan. So dahil nandun ang kuya ko, linapitan ko yung kaklase ko. Siguro nasa grade 3. Tanda-tanda ako pa yan. Pag hindi mo yan sinuntok, ako susuntok sa'yo. Talagang sinuntok ko yan. Bakit ako matapang? Meron akong kuya eh.
Kaya kayo matapang. May Diyos kayo, yun yan ang tinutukoy ko. It does not mean maghanap kayo ng kaaway. Hindi po yun, ano? Kaya kayo matapang, may courage, meron kayong Diyos na aalalay sa iyo sa kalagitnaan ng tribulation. Yun yan. Amen? Tatanda natin, to enter in God's presence. Ba, may problema ka na, ano? Gusto mong pumunta sa presensya ng Diyos. Ito. To enter in God's presence, we must come humbly to His throne. Kung gusto mong maramdaman ang presensya ng Diyos, lumapit ka na may kababaan ng loob. Huwag kang magmayabang. Ayaw ng Diyos ang kayabangan. Sabi ng Diyos, God resisted the proud and gave it more grace to the humble. Amen? God gives more grace to the humble. When pride comes, tatanda natin, intindihin niyo ito. When pride comes, then comes the grace. Amen? Kapag ang pride dumating sa iyo, ang ibig sabihin niyan, darating yung kumbaga sa biyaya, babawasan ang biyaya mo. Kumbaga sa buhay, nabawasan ng isang taon ang buhay mo. May hindi ninyo, kumbaga ang nakalaan sa'yo, 70 years, dahil sa mayabang ka, akala mo kung sino ka, nabawasan ng isang taon ang buhay mo, maging 69 na lang. Bakit? Kasi ayaw ng Diyos ang kayabangan eh. Ano sabi niya? God resisted the proud. Magkasakit ka, tapos hingi ka ng tawad, lalapit ka, hingi ka ng dugtong ng buhay, nire-resist ka nga eh, mayabang ka nga eh. Amen? Hindi ninyo? Pero kung mapagbahababa ka, mapagpasensya ka, tatagdagan ng Diyos ang biyaya mo. Tanda niyo po, ang dugtong buhay na magbe-birthday ka, dakilang biyaya na ng Diyos yan. Pagising mo pa lang sa umaga, maayos ang hininga mo, okay yung pakiramdam mo, biyaya na ng Diyos yan. Mahirap yung pagising mo sa umaga, nahabol mo hininga mo. Amen? Oo, naintindihan niyo, ho? Tanda natin, when pride comes, then comes disgrace. Saan po yan? Proverbs 11, verse 2. Yan natin. Nandyan pa po ba kayo, kapatid? Okay. Ano sabi niya? Proverbs 11:2, when pride cometh, then cometh shame. Oh, nakita niya? Pagka ang pride ina-apply mo, paparating ang kahihiyan sa iyo. Ano yung kahihiyan? But with the lowly is wisdom. Mapapahiya ka. Amen? Lalo kung nagmamarunong-marunong ka lang, mahalata. O yan, mapapahiya ka lang. Naintindi nyo na ngayon yan. Pag mayabang ka, darating mismo sa iyo yung salitang disgrace. Babawasan ka, ang ibig sabihin yan. Babawasan ka ng pagpapala. Amen? Kung meron kang boss, baka hindi matuwa ang boss mo. Kung meron kang teacher, baka bawasan ka ng grade. Ganun yan. Mayabang ka eh. Nandiyan pa po ba kayo, mga dad? Okay. Number 3. Struggles is God's discipline. Simply,
makakaranas ka ng struggles. Baka discipline ng Diyos sa'yo yan. Amen? Kasi meron kang nagawang mali eh. Endured hardship as discipline. Tingnan niyo ha. Hebrews chapter 12, verse 5 and 11. O, tingnan niyo ha. O, tingnan niyo ha. Andiyan pa po ba kayo, kapatid? Okay, sabi niya. Hebrews 12, verse 5. And ye have forgotten the exhortation which is speaking unto you, as unto children, my son, despise not thou the chastening of the Lord, nor faint when thou art rebuked of him. Ano sabi niya? For whom the Lord loveth, he, ano, chasteneth and scourgeth every son whom he receiveth. Verse 7, if ye endure chastening, God dealeth with you as with son. For what son is he whom the father chasteneth not? Oh, lahat ng tatay, sabi niya, mga tatay, di ba dinidisiplina natin ang mga anak natin pag gumawa ng mali? Ganyan din ang ama natin. Pag gumawa tayo ng mali, disiplina. Tulad ng sinabi ko sa inyo kanina, ang Diyos hindi konsindido. So, struggles, difficulties, baka disiplina ng Diyos sa'yo yan. You need to accept that. Amen? Ibig sabihin, pag ikaw ay dinisiplina, meaning God is treating you as His children. Tinatrato kanya bilang tunay niyang anak. Ibig sabihin, God did not tolerate us. Hindi nag-tolerate ang Panginoon. Ano sa Tagal ang tolerate? Alam natin sa English eh. Hindi siya consentidor yan. Okay. Look at me. God's discipline is for our good in order that we may share His love to others. Ibig sabihin, pag dinisiplina ka ng Panginoon, makakabuti sa iyo yan. Maring ikaw gagamitin ng Diyos para i-share mo sa iba. How many times na akong dinisiplina ng Diyos? Sineshare ko sa inyo, edi nagiging blessing. Amen? Tanda natin, God's discipline produce harvest of righteousness and peace. Ibig sabihin, according to this verse, ang disiplina ng Diyos nagpo-produce ng matuwid na buhay at mapayapang buhay. Kaya huwag ninyong ikagalit pag dinisiplina kayo ng Diyos. Kaya sabi nandito na, sabi niya, despise not thou chastening of the Lord. Huwag kayong magtampo, huwag niyong ikagalit pag dinisiplina kayo ng Diyos. Nagpapatunay, tunay niya kayong anak. Tinuturing niya kayong tunay niyang anak. Minamahal niya kayo. Kaya members, matapos na tayo, tinuturuan ka ng something good for you sa buhay mo. Ang tamang gawin mo, tanggapin mo yan na maluwag sa puso mo. Pangalawang turo ng Diyos kung bakit inaalaw ng Diyos ang pagsubok at problema, tinuturo ang kanyang magtiwala sa kanya. Amen. Meron siyang pastor, talagang hinakbayan ko. Alam mo kung minsan sinasadya akong hindi kita bibigyan ng pera. Kasi pag naghirap ka ng konti, ala kang bukang bibig, kundi ako. Parang ang tingin mo sa akin, bangko. Opo, kapatid, sinasabi ko ito. Tinuturoan ka ng Diyos na matutong magtiwala.
pag nakakaranas ka ng kahirapan, kung tunay kang anak ng Diyos, lumuhod ka. Ipagawa mo sa Panginoon ang hindi mo kayang gawin. Amen. Members, ang hindi nyo kayang gawin, huwag nyong pilitin. Magsasawa kayo. Magtiwala kayo sa Diyos. Maintindihan nyo? Hindi nyo kayang baguhin ng tao? Pagkatiwala nyo sa Diyos. Na may problema kayo about your future, especially sa mga anak nyo, pagkatiwala nyo sa Diyos. Hindi naman po tulog ang Diyos para pabayaan na lang kayo, tingnan kayo. Amen? So, ang difficulties, kung minsan instrumento ng Diyos yan, para turuan niya kayong magtiwala. Amen? Okay. Ano pa? Ang difficulties, tinuturuan niya kayo ng paalala na meron kayong maling nagawa. Ang ibig sabihin niyan, mag-confess ka. Amen? Pag pinalo mo ang anak mo, ang anak ko, yung pag pinapalo ko sila, may time na alam mo ang dahilan kung bakit kita pinapalo. Opo. O ano yung bakit kita pinalo? Ano ang dahilan? Eh kasi po, hindi ako sumunod. O, naintindihan mo na. O, ilan bang palo ang gusto mong ipalo ko sa'yo? Kadalasan sagot ng aking mga anak nung maliit sila, ilan bang palo ang gusto mong ipalo ko sa'yo? Ang ala silang sagot na dalawa. Isa lang. Pangalawang sabi nila, hindi po masakit ha. Ha? Dumapa ka, talagang masakit ang ibibigay ko sa'yo. Isa lang eh. Dumapa ka. Pag hindi ka dumapa, madaming palo ang tatama sa'yo. I-explain ko sa kanila, pag hindi ka dumapa, madaming palo ang dadapo sa'yo. Kung isa lang, dumapa ka na. Totoo yan. Pag dumapa siya, talagang papaluin ko yung makaramdam siya ng sakit. Naintindihan niyo, ha? Huh? Ang anak nyo, pag hindi nyo pinapalo, lolokohin niya kayo. Tinitiyak ko siya niyan. Okay? Ang bata, tatanda natin na hindi nyo alam, marunong na mandaya yan. Pastor, kailan po marunong mandaya ang anak? Simula nga din paglabas eh. Makita mo ang kanyang reaction mula 0 year old hanggang 1 year old, 2 years old. Pag hindi nyo yung pinatikman ng palo, kayo ang didisiplinahin niyan. Yan ang sinabi ko kay Daniel. Pagka hindi mo pinaranasan ng palo ang anak mo, siya ang didisiplina sa iyo, hindi ikaw. Makulit si Zach. Pero pag sinabi lang nanay niya, tatay niya, palo, bibihave siya. Pag ang anak niyo hindi niyo kayang kontrolin, meaning kulang ng palo. Naintindihan niyo, ho? Eh, pastor, bata pa. Hindi po ibig sabihin, paluin mo, gamit mo dos por dos. Gamitin mo ng tama yung kaya niya. Na hindi ninyo. Kaya nga pa, pwedeng dyaryo eh. Si anong pangalan? Si Zep, 1 year old na yan. Dyaryo ang pumalo dyan sa kanya eh. O si Zep, medyo matibay na yun. Na hindi ninyo, subuhan yung hindi paluin. Pag meron siyang gusto, iiyak yan. Pag hindi nyo napagbigyan, iiyak yan. O huwag ka nang iiyak. Basta gawin mo na, oh, talo ka na, ikaw ang disiplina. Naintindihan niyo? Dahil pagka hindi niyo dinisiplina, sakit sa ulo yan. Dahil
inutusan ka ng Diyos, sabi niya, the rod of correction drive it away. Sabi niya, foolishness ay nakabalot sa puso ng bata. But the rod of correction drive it away. Sa pamagitan pala ng pamalo, ang magtutuwid sa kanya. Amen? Naintindihan niyo ho? Okay, kaya kapatid, kung pinapalo tayo ng Diyos, meaning, inaayos niya ang buhay natin. Meron kang poor choices. Amen? Meron kang poor choices. Minimotivate ka to become humble para magtiwala ka sa Kanya at pinapaalalahanan ka meron kang maling nagawa. Bago ako mag-pray, kung kinausap kayo ng Panginoon sa pamagitan ng mensaheng ito, sige po, pray kayo. Humble. Magpakababa kayo. Anong ibig ko sabihin magpakababa? Kung kinausap ka ng Panginoon, meron kang nagawang mali, humingi ka ng tawad. Lord, nagkamali ako. Tama po yung mensahe. Nagkamali po ako. Patawarin niyo ako. Tulungan niyo po akong maging mapagpakababa. Ayusin niyo ang aking ugali. Sige. Bibigyan ko kayo ng pagkakataon. Bago ako mag-pray, talk to God. Seriously. Talk to God. Kayong nasa